Magandang umaga po, bumabati ng maingiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, paramdam ay hangat, bigyan ng solusyon. Tune in, ood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala tong miss. Kaya kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangat namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangat namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alas 11 na! Ready ka na ba? Nandito na sila! Pag-usapan natin, katanungan na isip ko'y sasagutin. Sa isang banda, ito na siya ang main host na walang iba. Sir Conrad Tumol, yes, meron pa bang iba? Boses pa lang, busog ka na, samaan pa ng itsura. Ay nako, wala nang hahanapin pa. Impormasyong pangkalusugan maasahan. Umulat umaraw, sure niya'y kanya iiwan. Sana all ang appetizer niyo bago para. Tara na, manood ka na sa FB Live. Saan pa ba? Mag-comment lang online, tiyak na bida ka. I-share mo rin sa pamilya na masama nung saya. Nag-enjoy at natuto na, nag-bless ka pa. Impormasyong pangkalusugan maaasahan. Umulat umaraw, sure di ka niya iiwan. Sana all ang appetizer niyo bago magtanggal. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin, mga kapatid. And this is our weekender show. Kaya again, welcome po. Welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya maraming salamat sa lahat po ng patuloy na umaantabay ng programang ito. Just stay tuned in lamang po, mga kapatid, upang tayo po ay ma-bless sa mga bago nating matututunan ngayong araw po na ito. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello. 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 Testing 1, 2, 3. Magandang umaga po sa inyo lahat at parang dumilim ako. Wag mo akong padilimin. Wag. Wag na wag. Kasi baka siya magdilim.
magpa-ice cream ako niyan. Ayan. Ayos. Yan. And sumobra. Ay, sige na nga, batiin ko na mga taga-North. South. East. And the west corner ng ating simbahan. Hello, hello po sa inyo po dyan lahat. Hello. Hello. At siyempre mga senior citizen. Yun, hello po, hello po. Mga PSS, student, and alumni. Yun. Magandang ano po? Magandang umaga. Umaga. Yan. Ba't kasi ngayon ba lang mag-aayos ang mga ilaw? Patayin mo nga yung ilaw dyan sa ano, nasisilaw ako. Ah, nasisilaw daw siya. Oh, wag na. Kaya wala yun eh. Anyway. Oh, sige, diliman na lang natin para wala nang ano. Teka, napapansin ko masyado akong ano ngayon. Mareklamo? Diyos ko, baka tanggalin na ako dito. Mareklamo ako masyado. Anyway, maraming salamat po. At sa 21 million na nanonood na. Yun! Hello po sa 21 million live viewers. Intro pa lang. Yun, hello po sa inyo po dyan. Lumalabas yung aking ano. Naman nakagurin. Yan. Naku, pasensya na po kayo. Iba yung nagmamadali. Wala pang grab, naasar ako. Anyway, maraming salamat kay Joji Lacson. Hello po, Sir. Oo, Joji Lacson. Hana Panyergo. Yun. Sandra Fernandez Bergancia. Mm-hmm. Sir Marvin Fernandez. Hello po, Sir Marvin. Ma'am Genesis Castillo. At Ramon Escalada, oh, nanonood si Sir. Sana all. Ma'am Yang Lorena Matikas. Okay. Janice Agustin. Uy, hello po. Conrad Tungol, nanonood ka ba? Nanonood na ako, ma'am. Oh, ganun ba yon? Anyway, para Ma'am Mirna Alianige. Ma'am Alma Pasigna-Signa. Uy, hello po, Ma'am Alma. Oh, Ma'am Beng Ding Ding, hello. At Ma'am Janice Agustin, nasabi ko na ba? Ma'am Weng Awini Arellana. Ronaline Juliano. Parang may nakita ako ditong nakaano. Anyway, Mirna, naano ko na yan. Ma'am Chona Juarez. Hey, hello po. From CBBC Laurel, Batangas. Hello po. Parang yun na lang muna kasi... Oh, shoutout muna natin yung ano dyan, yung Hairmate Salon. Oh, hello po hello. Sa inyo po good dyan. Morning. Lahat po na nagpapagupit at lahat po ng nagpapaayos ng kung ano man inaayos sa inyong katawan ngayon. Oh. Ay shoutout po sa inyo po dyan. Oo. Hairmate Salon, nandyan po Sir Gerald at si Ma'am Leila. Yan. Hello po sa inyo po dyan. Alright? At sooner or later ay mabibisita ko rin ang inyong salon. Mm. Ay, hindi pa ba? Hindi mo pa pa nabibisita sa may kaya tayo? Para yeah. Ako hindi ko pa rin na ano, kung saan lugar yun. Hello po, Sir Ramon Escalada at sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. Oh. At kila Simeon at kay Cassidy. Shout out sa inyong dalawa. Yung to all my girls. Okay. To all my girls plus one. Yun. sige. Lang nandito eh. Oo, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid para at least marami po tayong matalakay ngayong araw po na ito. Kaya again ay i-welcome po natin. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayong araw po na ito. May intro ba yan? May intro pa syempre, ba yan? Lagi naman may intro lang yung mga ano natin. Oo. Ayan na. Oo. It's a bird. It's a man. It's Superman pala yan. Hello po, Ma'am Cez Ramos, ang ating nutritionist dietitian. Ayan. Yun, yan. Hello, good morning sa lahat. Happy Friday po. Sana hindi po kayo magsawa sa akin every Friday. Narating po yung time talaga na
Mamimiss niyo rin ako, joke lang. Good morning po sa lahat. Happy weekend. At sana ay muli po tayong ma-bless sa ating topic ngayong umaga. At binabati ko po ang lahat ng mga viewers sa lahat po ng areas, North, South, East, and West. And special shout out sa aking Southeast family, of Yun, course. Yun, amen, amen. Alright, sino kayang kinukuha na natin dito na camera na to, no? Hindi ko lubos maisip kung sino kinukuha na natin dito. May abangan pa ba tayo dito ng ano, tao? Hindi ko alam kung bakit kinukuhanan pa natin tong, ano, na to, tong area na to. Kasi si Doc Julie, munti ka na mawala na sa eksena eh, oh. Ayan. Okay lang mawala yun pala, ako. Yun pala, pwede pala yun. Kailangan yung ano, TV. Yan, ano oo. Tawag doon? Signboard. Yan. Akala ko kasi may darating pa tayong special guest eh. Hindi ko inaasahan din yon. Anyway. Alright, sige po mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo. Napaaganda po nung tatalakay ni Ma'am Ces para po sa atin. No? Kaya again, ay maraming salamat Ma'am Ces sa time po ninyo. At muli tayo po yung magiging blessing para po sa mga kapatiran po natin yes, ngayong po. Umaga yeah. pong ito. No? Kaya stay tuned in lang po kayo dyan. If you have any questions, mga kapatid, like for example, patungkol sa mga nutrisyon or patungkol sa mga diet po ninyo na ginagawa nyo po dyan, you can ask dito po sa ating comment section box para at least maalalayan po namin kayo patungkol po dyan sa mga ginagawa po ninyo. Like for example, may mga diets or mayroon kayong mga ginagawang mga recipe or pwede namin kayo matulungan po dyan, mga kapatid, with our nutritionist dietitian. Alright? Sige po, mga kapatid, okay. Tuloy-tuloy na po tayo. Ayan. Actually, itong topic ngayong umaga ay review na lang po. Siguro ay mga years back or 2 years ago, a year ago, na-discuss ko na rin. Pero i-refresh muli tayo kasi I'm sure marami pa ritong mga bagong viewers. Yes, sama po yun, ma'am. Mga bagong members na ngayon lang nakapanood. At muli pong ma-re-refresh sa bawat isa yung topic ngayon about sustainable nutrition for disease prevention. Yun. Ayan. Amen. Maganda po ito. Alam ko ano to. Lahat to may kinabang tayo. Hindi lang po sa mga may sakit ha. Pati rin po sa mga walang sakit na gustong makaiwas or pwede rin po sa mga may sakit na or kung paano i-manage yung sakit ninyo with this nutrition, yung diet program. So, ibig sabihin paano? Kasi ma'am, from the word itself, sustainable nutrition, mm-hmm. Yung tipong ma... Long-term. Oo, long-term. Long-term siya. Hindi yung, panandalian lang. Oo, hindi siya yung one-time, big-time na, yes. Alright, ito, maganda, maayos nga ngayong araw na ito, yung nutrition mo. Kinabukasan, wala ka ng budget. Yes. Hindi ganun, di ba? Oo, yun yung sinasabing sustainable nutrition. Yes, yung talagang, yan. Kumbaga, kayang gawin ng lahat, all ages, kaya ng budget, at saka all year round, hindi yung seasonal lang. Yun, hindi tama. Hindi yung paano lang, hindi yung pa... Weather, yan, hindi yes. Ganun. So, paano ba natin i-maintain yung nutrition na yon para makaiwas tayo sa mga sakit? Yan, okay? Tama. So, yan. Sustainable diets are those that feature low environmental impact and contribute to nutritional and food safety. Siyempre, hindi lang basta-basta kakain ka lang, di ba? Kailangan meron din impact sa iba't ibang aspeto, okay? But that's not all. To be truly sustainable, diets must respect ecosystem. Siyempre, yung dapat yung eco-friendly, hindi yung nakakasira ng ating ng kapaligiran, di ba? So yan. In other words, healthy and safe for both people and the planet. Kasi meron nga, safe nga sa people, pero nakaka-harm naman sa mga halaman, di ba? Sa mga animals, sa kapaligiran. So hindi dapat ganun. Okay? Yun yung sustainable diet. Okay, adapting a sustainable diet can help maintain an individual's health while also making sure that the planet has enough resources. Ayan. Paano magiging sustainable kung hindi naman available? Di ba? Kailangan yung resources mo, yung supply mo is enough. Okay? Pwede rin to feed future generations of human. Siyempre, hindi lang naman yung present. Dapat din yung mga next generation ay makakasustain dun sa ano na yon, sa diet na yon. Okay. Yan. Ano ba yung ano, what is the most sustainable diet? Ano-ano ba yung mga yon? Yun yung, according to research, a universally healthful
reference diet includes increasing consumption of, ito yung mga yun ha, consumption of, ayan na, vegetables, fruits, whole grains, nuts, and legumes. Bakit kaya ito yung top 5 na klase ng pagkain na makakasustain sa atin? Okay, bakit kaya? Kasi itong mga to ang talagang readily available all year round. Kumbaga, meron tayong resources, meron tayong supply. Ano mang panahon, di ba? Nandyan yung vegetables, makakapagtanim, makakapag-grow tayo ng mga vegetable, fruits, whole grains, nuts, tsaka legumes. Ito talaga yung talagang yung mga food na kailangan na meron tayo lagi. At ini-increase mo yung consumption nito. Okay, yung mga yan, top 5 na yan. Yan. Gulay. Kung ano yung gulay na in season, di ba? I'm sure marami naman yan. Meron namang gulay tsaka prutas na kahit anong season, tumutubo, di ba? Meron tayong pwedeng makuha. Okay, meron din namang, yung fruits and vegetables in use sa local area natin, kung ano yung madalas na umuusbong sa ganitong area, sa ganitong lugar. Doon tayo magpo-focus. But definitely, lahat ng ito ay available sa atin all year round. Okay? And then, meanwhile, a person eating sustainably will eat low amounts of. Ito naman yung mga dapat na konti or halos wala or kumbaga parang kahit wala nito, okay lang. Magiging healthy pa rin. Ano-ano yung mga yon? Ayan, refined grains. Ito naman, bakit mga refined? Kasi nga, pinaprocess na. So yung kanina, di ba, yung mga whole grains, yun yung mga hindi pinaprocess na available naman kahit hindi i-process. Ito mga to, refined grains, added sugar, refined sugar, red meat. Ito, kumbaga parang ito yung mga foods na kahit wala sa diet mo ay mabubuhay tayo. Ay, yung pwede mong i-sustain yung healthy diet mo kahit wala ang mga ito. Okay? Kasi, yan, for example, red meat. Kahit naman wala, okay lang kasi may protein naman yung ibang klaseng source. Okay? Except na lang kung talagang nirekomenda or kailangan talaga ng katawan mo yung red meat. Depende nga. Pero definitely, on a general basis, yan, itong klaseng food na yan ay kahit wala ay pwede mong i-sustain ang iyong healthy diet. Pero ang nangyayari baliktad yung, sila yung mas marami. Yung mas kinukonsume ng mas madami. Kumbaga mas dyan nakatuon ng pansin yung budget. Tapos mas low yung amount intake nung kaninang nauna yung mga fruits, vegetables. Bakit kaya? Ito kasi yung mas masarap. Ganun ba yun? At alam mo na, syempre, di ba, in ka kapag kumakain. Readily available. Yes. Hindi, saka ito yung ano, ito yung mag, kumbaga ito yung naka, ano minsan yung sinasabi nilang cravings nila. Cravings. At saka yung parang sabi nila lang madali. Yes. Mga instant, di ba? Correct. Yan yung mga yun. Kaya nga, ayan, yung processed food, di ba? Kaya nga, mabilis lang kuhunin yung mga bagay-bagay na yan. Pero, ilang beses rin naman na nasabi ni Ma'am Ses dito na dapat, yun yung sabi nga, yan yung mga dapat natin. Sabi o, low amount. or no. Diba nga sabi nga no. Ibig sabihin, kahit wala ito, you can have a sustainable diet. Mm. Okay? Kahit wala yung mga yan. Sana ma-realize po natin ng mas maaga na hindi pa mahuli ang lahat na ito pong mga klaseng pagkain na to ay hindi necessary, hindi kailangan sa ating buhay. Ito yung paminsan-minsan. Yung mga once in a while. Sabi nga, a low or no. Bisibihin kahit wala, pwede tayo mabuhay. Kaya lang sila yung highly advertised. Yes. Kaya yan ang nakikita ng mga tao, yan ang mga... Yan yung mga available sa supermarket na... tikim-tikim, kaya. Yung ano ba tawa, sa yung mga tip libre, natin sa mga mahilig sa ganitong klaseng pagkain. Unti-untiin po natin. Ang madalas nga nang kinukuha niya mga yan na ina-advertise sila, yung mga bata. Kasi like for example, sa processed food na lang, no? Bago mo bilhin yan, may makukuha kang laruan. Yes. Mga ganyan, di ba? Oo, hindi na totoo yan, ma'am. Hindi, may mga, ano, like for example, yung may mga hotdog sa pagbinili mo to kasama yung ganito. Oo. Oo, di ba? Yan yung mga ano nila. Tapos, ikaw commercial pa sa TV.
Ayan, di ba? May kasamang ganitong action figure nila na kilalang kilala. Tapos kumakain ng ganong klaseng katinding hotdog. Talagang, yun pa lang, talagang nakukuha na agad yung attention at nakikita na agad ng mga kabataan or mga maliliit na bata kung paano, I mean, alam din nila yun, no? Kung paano kunin yung attention. Yes. Remember ha, itong mga to ay pag pinalo mo to, magkakaroon tayo ng sustainable diet upang makaiwas sa mga sakit. Yun naman talaga ang purpose. Bakit ka ba kumakain ng healthy? Ano ba yung goal? Ano yung purpose? Why you eat healthy? Diba? Ano rin ang purpose mo? Ano ang goal mo? Bakit kumakain ka ng mga refined or processed? Ano yung goal? Tanungin mo. Ay, goal ko talaga magka-cancer yung ganun. May ganun kaya. Oo. So, depende yan. So, of course, individualized talaga tayo. Okay, maganda nga yung sinabi mo dyan, Ma'am Cez, you know eh. Diba? Low amounts of or no. Or no. Oo, diba? Ibig sabihin talaga yun, pwede kahit wala ito eh. We can live kahit wala ito mga ito. Oo. Kasi diba, like, yun nga lang eh, processed eh. Oh, from the word itself, process. Yes. Ibig sabihin, may mga added. Ano yan, kumbaga, merong talagang tamang pagkain na hindi pinroseso. Yes. Hindi, di ba, may sinasabi kasi tayo, Ma'am Cez, na hindi naman natin pwedeng i-eliminate yes. or tanggalin naman. Ito kasi, kaya namin sinasabing no, kasi ito, processed food, hindi mo talaga ano to, hindi mo na kinakailangan ito. Kasi meron talagang hindi processed na pagkain. Yes. Yun yung sinasabi natin. Yun yung mga whole foods. Oo. Kasi, yun yung dapat natin ipalit doon rather than this processed food. Yun. Ayan. Sige ba? Okay. Ayan. A sustainable diet takes into account the impact it will have on the environment, the individual, and the food chain as a whole. Factors that determine how sustainable a certain diet is include, ayan, nutritional availability. Siyempre, ano yung nutrition na nakukuha doon sa specific diet na yon na ginagawa mo. So marami rin palang factors, di ba? Hindi lang healthy na pagkain. Meron din relative cost. So ito bang cost nung food na to ay talagang kumbaga makaka-avail ba ang lahat kahit nasa low class yung ano, income, di ba? Biodiversity, ecosystem protection, general health. So maraming factors para masabi talaga na sustainable yung ating certain diet. Okay? So I'm sure ano naman yung mga yan, medyo self-explanatory na yung mga yan, no? Okay. Considering all these factors should help ensure that the planet can continue to provide enough food and resources for a growing population and future generations. Kasi nga 'di ba, meron tayong ano, kumbaga, meron tayong yung pinapangalaga yung sa agriculture natin, 'di ba, sir? Meron tayong mga talagang inaalaga ang mga yung mga poultry, ganyan, yung mga fish, yung mga seafood, something. So, itong mga to, kailangan din yung environment natin or yung ano, nakakapag-produce ng mga healthy na mga pagkain to sustain yung mga pangangailangan ng bawat isa. So, kailangan din na pangalagaan ang ating planet. Okay. Some eating plants already adhere to these guidelines more than others. So, following them may be a simple way to make the diet more sustainable. Diets that are more sustainable than the standard Western diet includes, ito yung mga yon. Ayan. Number one, vegetarian and plant-based. I'm sure, ito talagang readily available, di ba, yung mga plant-based. Lagi naman tayong may gulay. Lagi tayong may mga, mga legumes, di ba? Plant-based. So, lahat to. Plant-based meaning, doon mo na kinukuha yung protein mo, yung carbs mo, yung vitamins, minerals mo. Ito yan. I'm sure meron na rin mga gumagawa niya na, ito, isa sa mga sustainable diet din. Vegetarian and plant-based or vegan diets are more sustainable than those that contain meat and other animal products. Bakit kaya mas sustainable ang vegan? 'Di ba? Kasi nga 'di ba may protein na rin naman yung plant-based, 'di ba? Ito namang meat, kasi nga 'di ba minsan may mga tayo, may mga panahon na masama kumain ng pork. Bakit? Merong yung sakit ng pork, swine? Swine flu. Oh, yun, mga ganun. Meron din naman tayong panahon na
hindi maganda kumain ng poultry. Ano ba ang tawag sa sakit na ng mga poultry? Nakalimutan na. Bird flu, mga ganon. Yo, yung mga ganon naman. Swine, tsaka lahat, pati pala yung mga anak nagkaka-flu din, no? Oh, yan. Yung swine flu, tsaka yung bird flu yan. So, may mga panahon tayo na hindi safe kainin yung animal. Animal meat, di ba? Meron din naman yung mga seafoods. Ano na sa mga seafoods? Red tide. Oh, yung mga ganyan. Oh. So, kumbaga, not all the time. Pwede mong isustain yung meat diet kasi nga, may mga season talaga na hindi safe kainin ang yung meat. Compared dun sa ano, sa plant-based na diet. Kaya mas sustainable pa rin. Pero kung kaya naman, kung safe naman, pwede mo naman siyang i-mix. Ayan. Okay, local food diet. Ano ba yung mga to? Local foods, focus on eating foods from the area in which a person lives. Halimbawa, taga Maynila ka, taga Metro Manila. Actually, lahat pala meron naman dito, ano? Kaya lang, mostly ano tayo eh, process. Ayan. Oo. Ang ibig sabihin ng local food diet sa ito yung mga kung ano yung native sa lugar mo. Kung taga Baguio ka, kung taga La Union ka, or taga Nueva Ecija ka, ano ba doon? Nueva Ecija, puro bigas, puro rice. Oh. So kumbaga, local food, ibig sabihin kung ano yung meron na talagang laging meron sa kung saan ka nakatira. Yeah. Like for example, sa Pangasinan, more on sila? Tupig. Tapos tupig bangus. Oo, di ba? Oh, dagupan bangus 'yan ang mga ano diyan eh. So parang doon magde-dwell, ma'am. Ma'am, mahirap din 'yun, ha. Oh, pag ganun. Generally, di ba, parang lahat naman ng area ng ano, may mga gulay tsaka prutas, di ba? We cannot deny it na available talaga 'yan. Kumbaga may mga specific lang na ito yung marami sa ganitong lugar, ganyan. But definitely, lahat naman yan pwede natin ma-avail. Yes. Yan na. Ano ba yung mga lugar, sir, na medyo, ano ba, alanganin sa mga mga sources ng pagkain? Parang mga remote area. Bulubundo. Kung ano lang yung products nila na available, diba? Parang kamote lang, ganyan. Yun lang yung nakuha doon. Ano bang mga like for example, siguro, doon sa lugar nila si Rico. Mm-mm. Ano kaya nga doon? Sa Cagayan. Ano kaya ano sa kanila? Tuyot doon eh. Tag-tuyot. No, summer doon eh. Mainit na lugar yun eh. Oo. Kailangan kaya mo nang bumiyahe bago makakuha ng pagkain. Oo. Siguro tama yun, ma'am. Tama yung sinasabi ni Doc Julie. Mga remote areas, yung mga isla na. Yes. Na talagang walang, ano kumbaga, mahirap pumitas ng mga gulay, di ba? Or hindi rin sila makapagtanim because nga, puro tubig or kumbaga tagtuyot, hindi tumutubo yung mga halaman, ganyan. So, yun, doon lang tayo magkakaproblema. But generally, most naman ng part ng ating bansa ay mayroong mga ganitong produce, di ba? Yeah. Yan, local diets tayo. The idea behind local food diet is that they reduce the food miles necessary to produce and other foods to reach supermarket. Kumbaga, hindi mo na kailangang pumunta ng supermarket or kung ano man bilihan para maka-avail. This type of diet emphasizes eating seasonally and many people may also choose to buy from organic local farms. Di ba? Kumbaga, mas safe pang pumitas na lang kaysa bumili pa sa supermarket kasi nga, di ba, may mga chemicals na, ganyan-ganyan. So, kung kaya naman sa mga viewers namin, no, sa mga bawat pamilya, kung kaya naman natin na magtanim ng sarili nating gulay sa ating ano bakuran or kahit sa paso lang may tumutubo na rin, di ba? Mm. Di ba? May tumutubo kahit sa mga sa plastic lang. Ano. Oo. Kung container. Kaya po natin hangga't maaari, mag-produce po tayo ng sarili nating gulay or kung ano man yung kaya nating i-produce hangga't maaari. Parang medyo hirap yun sa iba eh. Ako sa akin may ayan. Pero kung may mga lupain ka naman, may extra ano ka diyan, marami kang paso na pwede pagtaniman, gawin po natin. Kasi di ba nga, mas maganda nga bumili talaga ng yung organic o yung wala talagang chemicals. Okay? Ayan. Ito pa, flexitarian. Aba, parang bago tong diet. Flexitarian. Ano ba yung flexitarian diet na yan? The flexitarian diet plus puts the focus on plant foods. But it also flexible. Ayan na. Flexible, kaya pala flexitarian. Flexible siya, bakit? Meaning that people can include animal products sparingly. Konti.
minsan hindi naman puro gulay, sa isang linggo mag-include ka ng meat, 'di ba? Poultry. Kaya pwede mong i-follow itong flexitarian diet na 'yan. The aim of this diet is to reduce the environmental impact an individual has by reducing their consumption of ito. Red meat, fish, dairy, and packaged food. Ayan. Mm-hmm. Pwede mo siya kumbaga mix and match ba? Hindi lang, para hindi rin mo ubos siguro yung supply ng mga gulay at prutas, di ba? Haluan mo rin ng iba. Para hindi rin maubos yung supply ng mga poultry, ganyan-ganyan, haluan mo rin ng gulay. Kumbaga, flexible mo yung diet. Kailangan flexible yung diet mo. Okay? So, ikaw na bahala, may creative ka, ano yung pwede mong ihalo sa sayote, ihalo sa kangkong, di ba? So, gawa tayo ng iba't ibang klaseng recipe na magiging flexible naman yung ating diet. So, marami namang mga guides, di ba? Next, a sustainable flexitarian diet could still include these products just in smaller amounts while keeping the focus on whole plant foods. Siyempre, focus pa rin natin yung hindi processed. Focus pa rin natin yung talagang mas sustainable. Okay? Kasi nga, di ba, yun yung marami tayong supply, unang-una. Yun yung mas healthy, di ba? At saka yun yung talagang environment friendly. Yun yung ating focus doon. A flexitarian diet is likely a good choice for a person's overall health. Di ba, pansin niyo yung mga ninuno natin, ang haba ng buhay. Bakit? Yes, yun syempre, ang isasabi ko sana eh. Yung mga panahon noon, 30 years ago, 40 years ago, di ba? Meron buhay pa hanggang ngayon. Dahil, alam mo kasi yung kinakain mo, ba't ganyan? Anong correct sekreto mo? Bakit 90 plus or 100 plus years old na buhay pa sila? Eh kasi wala pang hindi pa uso yung Jollibee noon. Hindi pa uso yung hindi pa uso yung fast food noon. Wala pang Grab noon, wala pang ganito. So wala pang mga noon, seasonings. Wala pang mga alam mo na. MSG. Saka yung ano lang yung tanim nila. Pitas, luto. Yun talaga ang sinasabi natin, organic living. From farm to table. Hindi yung farm, supermarket, tama. Grocery, tapos table. Kasi ngayon talaga yung mga gulay, hindi na natin alam kung paano talaga nila pinapalaki at pinapalago yung mga gulay talaga nila eh. Hindi natin alam kung paano na kung bakit. Minsan, mapapansin natin yung mga mansanas, nagtatagal talaga. Hindi nabubulok agad. Hindi diba? Nabubulok. Yung mga ibang mga prutas natin dyan, kahit mag-stay na mga ilang araw, fresh pa din. Yes. Kamatis. Yung kamatis na lang, mami, di ba? Umaabot sa akin na isang buwan. Hindi nasisira, nagulat ako. Yun yung ano natin, yun yung mga dapat natin makita. So, ibig sabihin, unlike na kapag yung, pag ano nyo mga kapatid, pag i-check ninyo mabuti, pag pitas ninyo, laban doon sa hindi pitas, parang mas mabilis mabulok yung ano nyo, kakapitas nyo lang. Kaya nga talagang the best kung kakayanin talaga o talagang meron tayong option na mag-produce ng sarili natin. Yeah. Mas talagang advisable. Kaya totoo yan na dapat talaga, sabi nga ni Ma'am Genesis dito, okay lang naman na okay lang naman na kung mag-isip ka ng mga tanim doon sa paso. Yung paso lang mga kapatid. Sabi nga natin, ni Doc Julie kanina sa kamatis, yung kamatis pwede na yun eh. Sa paso, yung pati yung mga kalamansi, pwede na rin po yun. Halos lahat na ngayon. Yes. Wag naman yung buko. Buko hindi kaya. Tsaka saging. Gulay nga. Gulay lang ba? Kala ko kasi buko. Tawa yung interpreter natin. Kaya dapat mga kapatid, pagtunan natin ang pansin niya mga yan. Sige po, Ma'am Ses. Sabi nga nito, a flexitarian diet is likely a good choice for overall health. Research into sustainable diets has found that people who follow vegetarian, vegan, pescatarian, which are diets that include fish but no other meat, and semi-vegan diets have an overall 12% lower mortality risk than people who eat meat. Diba? Yeah. Kumbaga sa ano mas nakamamatay, mas deadly ang mga taong mahilig sa karne. Oo, di ba? Totoo 'yan. Totoo talaga 'yun. Tinan mo nga yung mga madali. Mas maliit yung maiksi yung lifespan.
Oo, totoo talaga yun. Kasi syempre, nandyan yung ano, nandyan na yung cholesterol, yes. Nandyan na yung fats. High fat, yes. Mm. So, which is alam naman natin na hindi maayos yun sa ating yes. pangatawan. Pero sa ano, parang wala naman yata ako nasabing ano, di ba? Parang wala yata akong nabalitaan na na-overdose sa gulay. Oo. At saka wala akong nabalitaan na namatay na maaga because palakain ng gulay. parang wala, wala naman, oh, no? Siguro. And siguro may pre-existing condition yes, na sila yes. na dumating sa punto na bawal sa kanila ang gulay. Yes, well, anyway, so ito, ang pinapoint out lang ni Ma'am Ses dito is yung sustainable nutrition po natin. Yes. Na kayang na dapat nating ma-attain, mga kapatid, na hindi na tayo kinakailangan talagang gumastos na pagkalaki-laki pa, mga kapatid. Sabi ko nga, dapat tayo hanggat maaari nag-iisip na tayo ng mga yung mga plantito, plantita diyan, no, imbis na yung mga pan-display lang na halaman ang inyong mga inilalagay diyan, why not try to plant kalamansi? Pechay. Oh, pechay. Di ba? Yung mga ganong klase. Pwede mga... na naman display sa bahay. Di ba? Pwede, diba? Pwede naman po yun eh. Oo. Kumbaga, nandun na kayo sa hilig ninyo yes, na magtanim-tanim. Oh. Gawin nyo ng kapaki-pakinabang. Oo, gumawa naman, magtanim naman kayo. Parang ating mahal na pastor dito, di ba? Yes. Sabi niya ating mahal na pastor, magtanim ng magtanim ng mga mapapakinabangan yes, natin. Yes, tama oh. po. Di ba? Yung mga sabi niya nga yung mga kung sana kung yung mga naka-display doon na mga halaman oh mga kung ang naka-display kaya, doon oh. ay ang tawag nito kalamansi oh di ba talagang isang pitas na lang yun oh uy may sabi nga natin ay na. namomorblema kayo sa sili mga kapatid oh kung may sarili kayong tanim na sili hindi kayo namomorblema ng sili oh. Oh, ay mahal-mahal ng sili, mga kapatid. Kaya chili garlic. Oo. Kaya dapat po nating ano 'yan, dapat po nating pag-isipan po 'yan, mga kapatid. Para at least sabi ko kanina, doon na kayo sa point na kayo ay plantito at plantita mm-hmm. na eh. Oo. Ano naman pa yung pwede niyo pang gawin na iba? Yes. No, hindi lang pang-display ng mga halaman, kundi yung talagang ang tawag nito, yung mapapakinabangan yes. na halaman. Mm-hmm. Oo. Diba? Tama ba yun, Dr. Julie? Oo, kasi ang nakikita ko naman dyan, yung sobrang ano, yung panahon natin ngayon, natutuyo na lang sila. Natutuyo na lang yung mga halaman na yan dahil sa sobrang init. Yeah. Yun din naman ang ano doon, disadvantage. Kaya, pero, yun nga, baka kailangan pa rin natin ulit ng pandemic para para magtanim, no? Halos lahat noon, nagtatanim. Makapagtanim talaga eh. Yan. Wala kasi magawa sa bahay. All right, Ma'am Ses, maraming salamat. Thank you so napagandang topic po na yan para po sa atin. May isang katanungan dito, Ma'am Ses. Oh. Sabi niya po dito, galing po kay Ma'am Genesis Castillo. Ma'am Ses, ask ko lang, okay lang ba sa bata mag-diet? Kasi yung anak ko, 8 years old pa lang, feeling niya sobrang taba na daw niya. Dahil napansin niya malaki na daw ang tiyan niya. Napansin niya daw na malaki na daw yung tiyan niya. Si Hartley, hindi po, si Raijen po yun, si Raijen daw. Si Raijen. Actually, hindi mo naman pwedeng i-base sa feeling mo lang eh. Na, yun. So kailangan talaga, dumaan siya sa assessment. Hindi ba parang may ano yun? Parang may... Muna. Sakit yun? Yung pag ganun, yung parang feeling niya, ang taba-taba na niya. Ay, parang psychological. Oo, ito. Ano ba yun? May tawag dun eh. Anorexia, ganyan? Bulimia. Mas ano kasi yung bulimia, mas ano. Oo. Mas, yung feeling niya parang mas ang taba. Intense. Oo, bulimic yata yun eh. Anorexic yung ano, yung sinasabi hindi, ko. Hindi naman yun. At saka hindi yung parang pag tinignan niya sa salamin yung itsura niya, parang sobrang taba-taba niya. Na, pero, actually, ano yun, mas prone yung mga anorexic sa mga adult, sa mga bata. Ah, okay. Si Hartley ba yan? Hindi po, si Raijen daw po siya. Si Raijen. Hindi naman siya mataba eh. Ano si Raijen ah? Baka feeling niya lang. Oo. Yung pag tinignan, may ganun kasi. Ayun, sabi nga ni Ma'am Ronaldine Juliano, anorexia. Pero sabi nga ni Ma'am Ses, more on pang ano daw yun. More on, tsaka ano yun? Tsaka, sa mga ano lang. Patignan din, baka may mga parasites. Yes, oo. Hindi, ano nga? Diba? Parang overweight daw siya, Doc, sa ano, sa... Pero mukhang hindi naman.
Physically, oh, ano ha? Sa physical. Oo, oh, parang naman. Okay naman. At saka, pero yung question niya na kung pwedeng i-diet yung bata, yes, pwede naman. Kung talagang kailangan ng pagkabawasan yung timbang, pwede naman. Meron namang specific diet for kids eh. May specific, oh, tama. Siguro babawasan mo ma'am yung mga ano, yung pag chichirya, ganyan, soda, or mga juices. Oh, yung mga high sugar foods, dun muna tayo mag-focus. Kasi alam ko mga bata may hilig sa ganyan eh, no? Sa mga chichirya. Natawa lang ako dito sa mga sinasabi nito. Kasi si ano, si Rygen, naisip niya yon na parang ang taba-taba niya na. Oh, hiyang-hiya naman daw si... si kuya niya. Oo, na hindi man lang daw sumagi ng konting kaditing sa isipan niya yon. Oo. Oo, parang si kuya ata yung mas mauuna. Oo, naiya naman daw si kuya niya, hindi man lang daw nga sumagi. Mas conscious pa yung isa. Oo. Hiyang-hiya din nga daw si Sir Rumir, eh. Hindi nga daw nga niya naisip yung mga ganung klaseng bagay. Akalain niyo. Kaya, di ba, self-check tayo. Totoo naman po yun. Sinasabi ni, ano, ni Ma'am Ses kanina na, o siguro Ma'am Genesis, bantayan mo na lang yung mga kinakain niyang mga hindi ano dapat. Hilig, ano yung hilig niya? Ayan, ano yung mga hindi dapat. Niya? Iwasan niya yung mga hindi mga dapat. Mga food habits. Para doon at least, tayo mag-start. Kasi baka mas lalo siyang doon mag, ano eh, mag-crave ng mag-crave eh. At saka kasi baka, ano, pag pinag-diet mo ka agad-agad na biglaan, baka matroma. Baka hindi na nagkakumain niya kanakain. Kasi during that time, ma'am, yung mga ganyang klaseng edad, yan yung kinakailangan ng napakaraming pagkain. Kasi active up, yan eh. Growing up years pa yan sila. Oo. Active yan. Diyan, nandyan lahat nagde-develop yung mga buto, nandyan nagde-develop yung mga muscles. So kapag diet kasi, ma'am, baka magkaroon ng hindrance dun sa paglaki nung ano. Yes po, tama. Kaya, siguro more of ano lang tayo, sir, dyan. Yung sa... choices. Yeah. Yung food choices niya. Yun. Baka doon tayo pwedeng magpalit. Imbis na mag-tichirya, ito na lang yung pakainin mo. Imbis na mag-soda, tubig na lang. Ganun ba? Yun. Ganun. I hope Ma'am Genesis nakuha niya. Sabi niya, opo ma'am, thank you po. Ayan. So ganun ma'am. Ganun na lang po yung mas maganda natin gawin pagdating po sa ano, sa pagda-diet or hindi naman diet eh. Tatanggal, elimination. Elimination. I-eliminate yung mga hindi dapat kainin. Yes, tama. Para na nagkukos nung pagtaba niya. Oo. Kasi minsan, parang akala niya full na siya. Yung pala, kinain niya lang burger. Yun. Oh, talagang parang full ka dun eh. Na may soft drinks. Oo. Tapos parang punong-puno na siya. Kinain niya lang naman pala. Chichirya. Oo. Yun, pero pag... mga kwek-kwek. Nakakasampo. Oo. Bakit kaya ganun? Hindi ko talaga lubos rin maisip yung mga kabataan, no, Ma'am Ses. Kapag kanin... ayaw. Pero pag ninalaan mo ng ano, ng cake, oo nga. Mauhalos, mauubos ng ano eh. Oo, no? Pero pag ano, pag nandyan na yung, nandyan yung cake, nandyan yung ice cream na may tinapay. Pero naniniwala talaga ako sa na nasa magulang po talaga. Oo, sigurado nasa naman nasa magulang yun. Ang may oo. Kagagawa ng mga pangyayaring yan sa correct. Mga bata. Kasi kapag kunyari, hindi natin, kinunsinti mo talaga yes, na, yung anak mo, hindi mo na ayaw mo talaga, na mas pinaburan mo yung cake yes, na yun kaysa doon sa kanin, eh talagang... Kasalanan po yan. sa susunod ulit, ganun ang gagawin nung ano, anak. Ay, ganun lang so, pala. So, kailangan po talaga. Ganun lang pala ang technique, ha? Lalo na po kung talagang bata pa yung anak natin. Mm. Kasi pag lumaki na yan... ang hirap, mas mahirap na. Yung maliit, mahirap na eh. How much more yung lumaki na? Oo, totoo yan. Kaya kayo mga kapatid, ito mga simpleng tip lang din ito para sa mga ano, sa mga may mga maliliit pa, no, mga lalo na yung nagbe-breastfeeding pa, yes. No? Huwag niyo po silang gaanong pakainin ng mga high sugar. Oo, sugary foods talaga. Ibang-iba dapat po kasi. Dapat matabang muna sila. Matabang. Yeah. Kasi kung ano yung panlasa ng milk, mga kapatid, ng breastfeed milk, dapat halos ganun lahat ng mga panlasang ibinibigay nyo po sa kanya. Kasi kapag kumain na yan ng sweet, wala na. Tapos na ang gulay. Wala na. Try to introduce muna yung mga carrots, yung mga squash, yung mga mashed potatoes, ganyan. Tapos lagyan nyo ng kanin, ganyan. Diba talaga? Oo. Actually, nakumpara ko yun sa mga anak ko, sir. Sa tatlong anak ko, si Ian lang yung kumakain ng gulay. Kasi, ano pa lang talaga, 1 year old pa lang kumakain na yan si Ian ng ano.
Yung laswa. Laswa. Yung gulay talaga na dinudurog yung ano. Kaya yung lumaki, siya lang yung kumakain talaga. Pero yung dalawa, kumakain pero pili. Hmm. Kaya medyo mahirap pakainin. Kaya yun yung medyo lesson sa atin na sa mga magulang talaga nakadepende. Yung healthy ano ng mga anak po natin. Totoo po yun. Kaya dapat ang inuun ng inu-introduce natin pag sa mga bata, yung mga yun, yung mga natural foods yes, talaga. Oo. Lalong-lalo na yung ano, yung isang powderized na ano, yung powderized na nilalagyan lang ng mainit na tubig. Tapos minimix-mix lang. Naku, mga kapatid, food na daw yun. Wag na wag niyo po silang sasanayin sa ganun, no? Kasi ano yun, kumbaga makakasanayin po nila yon. Mahihirapan po kayo mag-switch sa solid. Mm-mm. I'm telling you, mga kapatid, no? Saksi yung mga ano ko diyan. Saksi ako diyan sa mga pamangkin ko before. Ako din. sa mga pamangkin ko, nag-switch ng ganito, ang hirap na. Kasi pag wala tayong magluto ng mga gulay, yun na lang. Kasi may nakalagay na dun eh, chicken flavor, may ganun. Beef banana flavor. Gustong-gusto talaga. Kasi lunok lang sila dyan eh. Oo, talagang, kakalain mo, powderized po yun. Pero, yes. Yun nga mga kapatid, proseso pa. Iba pa rin yung whole food na talagang dudurugin mo, talagang ano, mas maganda po yun, no? Kaya, ano na lang po yun, tip po ito sa lahat po nang meron po mga maliliit na mga 1, 2, 3, mga ganyan. O, mga wala pang sungay. Oo, mga ganyan klaseng edad. O kahit nga, 6 pala, 6 months, papunta pa 3 years old, ganyan. Magandang ma-introduce po ninyo na yung mga dapat kainin po nila. Huwag kayo mag-introduce agad ng mga chocolate, candies, ganyan. Ako, wag po. Hindi naman po dahil sa ngipin, parte na rin po yun. Yes. Oo. Pero mas maganda kasi yung panlasa. Yung panlasa po nila. Alright? So I hope mga kapatid ay may natutunan po tayo ngayong umaga pong ito. No, again, maraming salamat Ma'am Ces at inabot na tayo ng ating oras for this morning. Wala nang ibang makatanungan po dito kundi kay Ma'am Genesis lamang. At bago tayo magtapos, ay hayaan ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this day. Sige po, Ma'am Ces. Thank you so much sa mga viewers at sa mga masugid naming taga-subaybay. At sana ay patuloy nating i-apply sa ating mga sarili at pamilya ang ating mga natutunan sa IP. No? See you again next week. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Ces. Alright, at Doc Julie. Oo, maraming salamat. Kita-kita na po tayo sa Tuesday. Okay. Alright. So again, maraming salamat po sa lahat ng umantabay at sa lahat ng sumama po sa amin magmula Tuesday hanggang ngayon po mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na umantabay and sana ay marami pa rin po kayo natututunan po dito sa mga tinatalakay po namin dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Ang hangad lang po namin ay bigyan kayo ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan mga kapatid. Alright, so again maraming salamat. Stay tuned in lang po kayo dyan. E-ere na po mamaya yung The Baptist Lunch kaya mas maganda makapag-imbita po kayo ng mga tatay na pwede po makatune in po dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.